Albert Unciano. Yes! Guys, palakpakan natin si Coach Randy. Coach Randy, maraming salamat sa napagandang introduction. Bigla akong na-energize eh. Grabe guys, palakpakan nga ulit natin si Coach Randy from Caloocan. Ayan. Si Coach Randy guys, by the way, bago lang siya dito sa industry natin. Pero since masipag, tinan nyo naman kung gaano siya kagaling mag-introduce. Ano. So itong business natin, hindi po ito mahirap aralin. Napakadali. Di ba Coach Randy, tama? Yes, sir. O, di ba? So, guys, kung sino may nag-iisip na mahirap magnegosyo, naku, huwag kayong maniwala sa sarili nyo pag kagaya ng iniisip nyo. Okay? Ito yan, si Coach Randy na yung patunay na itong business natin, napakadaling aralin lang. Okay? Yan, so nagpipicture siya. Siyempre, magpo-post muna tayo. parang that's my boy lang, ano? Alright, so, guys, para makapagsimula na po ako, okay lang mag-share screen na ako. Share screen na ako, ha? Share screen. Okay, so ano nakikita niya si screen? Show my king. Show my king, JT. Tok tok. Pinapogi. JT. Tok tok. O, tinan nyo? Laki ng pagmumukha ko dyan, mukhang hindi nyo nakita. Artista coach yung nakikita namin dito. Ayan. So yan po yung picture ko nung mga sinaunang panahon pa. Medyo hindi kami magkamukha pa kasi ngayon medyo patayo na yung buhok ko eh. Tama? Ayan. Pero itong suot ko, parehas lang din kasi hindi naman ako bumili ng bago eh. So ayan guys. So my name is Albert Unciano. Ako po ay franchisee ng JC, ng Tok Tok, and at the same time Show My King. And ako po ay former OFW from Singapore. And more than 10 years na po ako nag-a-abroad. Ilang years na ba? I think around 12 years na nag-abroad po ako. Galing ako ng Saudi, tapos nag-Singapore ako. Eh, nakala ko dati, tatanda na ako sa pagiging OFW. Bakit? Kasi ang dami kong nakikita sa Saudi noon, ang dami kong nakikitang tumanda na sa abroad, hindi makauwi-uwi. Bakit? Kasi pag umuwi daw ng Pilipinas, walang sweldo na malaki, so nga daw pamilya, magugutom sila, ang dami nang sinasabi. Kaya sabi ko, la, baka tatanda rin ako sa Saudi. Nag-Singapore ako, ganun din, ang daming matatanda doon, ganun din ang sinasabi. Kaya sabi ko, ah, ganito na ba talaga ang buhay? So lalaki na lang yung anak ko na hindi ko siya makilala, hindi ko siya makasama. Tapos malayo sa pamilya palagi. Buti na lang nakita ko itong negosyo na ipapaliwanag ko sa inyo. Kasi dahil sa negosyong ito, itong JC Tok Tok sa Showmaking, good news guys, nandito na po ako ngayon sa Pilipinas. Since February 2020, bago po nag-lockdown, nakauwi ako dito sa Pilipinas. And hanggang ngayon po, hindi na ako nag-apply ng trabaho. So hindi totoo yung sinasabi ng mga tumanda na sa abroad na pagdating, pag uwi mo daw ng Pilipinas, magpo-for good ka, nga. Hindi naman ako laging nakanganga eh. Lagi akong nakaganon. Bakit? Kasi laging may income dito sa business natin. Diba? And ang kagandahan yan, ginagawa ko siya na sa bahay lang ako. Kasama ko ang aking pamilya sa bawat minuto ng aking buhay. Diba? Mahirap ba? Hindi naman ako laging pinagpapawisan, nananabanga ako eh. So, yung mga nagsasabi na mahirap magnegosyo, hindi totoo yan. Sinasabi nilang pagdating sa Pilipinas, nga ang OFW. Hindi rin totoo yun. Bakit? Kasi meron tayong napagandang business na pwede natin gawin para kakita tayo sa Pilipinas kahit nasa bahay lang. So, ito yung ipapaliwanag ko sa inyo. Okay lang ba? Simulan ko na? Alright. So, guys, paano ka ba kakita kahit nasa bahay ka lang? Alam naman natin ngayon yung pandemic hindi dito pa. Okay? Good news nga lang, kasi nga mula ngayong araw na to, nag-iba na yung mga alert level, which is good thing. Kaso nga lang, ganun pa din na skeletal force pa rin yung mga ahensya ng gobyerno o kahit mga private sector, di ba? Marami pa rin mga walang trabaho hanggang ngayon. Mga jeepney drivers, ganun pa rin, bus drivers, at maraming empleyado pa ang hindi nakakapasok ng maigi sa kanilang trabaho dahil nga sa hindi pa masyadong pinapayagan. Okay, so ang dami ngayon na mga problema sa income. Ngayon, may mga negosyo pa rin na lumakas sa gitna ng pandemic. Ano itong mga to? Ito yung mga klase ng business na pagkain, mga pangkalusugan at delivery service. Alright, so ulitin ko guys ha, pagkain, kalusugan at delivery service. Ito yung tinatawag natin na online negosyo na pwedeng gawin na kahit sino, kahit anong pagkatao mo. Pwedeng-pwede mong gawin ito. Okay? So, i-discuss ko po ngayon
na itong kumpanya natin. And syempre, unahin kong ipapakilala itong mga may-ari ng ating company. Kailangan nyo silang muna makilala, guys, ha? Okay? Si Mr. Jonathan So, siya po yung CEO and President ng ating company. Siya po yung nasa bandang right mo, bandang kanan mo. At si Mr. Carlito Makadangdang naman, yung Vice President, siya yung bandang kaliwa mo. O, di ba? Kung titigan mo si Boss Jo, di ba ang cute? Tapos titigan mo si Boss Carl, di ba ang guwapo? Pag yan pinagsani, ako yun. Ah, di ba? Uy, tawa naman kayo. Ang hirap ng online, no? Hindi mo, wala man lang akong makita ng ano, wala man lang akong makita ng facial reaction. Alright, so tuloy ko na, guys, ha. Itong mga bossing natin, guys, hindi po sila basta-bastang may-ari lang ng company. Bakit? Kasi po, ina-awardan po sila. Most Outstanding Global Entrepreneur of the Year 2020, ayan, by Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation, INC. Sila po yung nag-award sa kanila. And 2020 Asia Leaders Award naman po siya, sila, for MLM Entrepreneur of the Year. And hindi lang po yan, nasa Stargate People Asia rin po sila. Alright? And maliban po dyan, guys, no, naging MLM Company of the Year din sa Asia Leaders Award. At saka, yung showmaking natin, guys, JC yung MLM company natin. And then, showmaking naman po yung franchise company of the year natin for the year 2020. Palakpakan po natin yan. Lately lamang po, nitong nakaraang taon, year 2021, na-awarda na naman po yung ating mga boss. Okay? Asia CEO Awards naman. And para patunay na itong mga boss natin ay hindi basta-bastang mga may-ari ng company at itong kampaning pag-aari nala ay hindi basta-basta, lalong-lalo na yung mga nag-iisip na iskam, panoorin nyo po ito, guys. Congratulations, Jonathan So, Carl Makadangdang, for being named as Circle of Excellence Entrepreneur of the Year in the 12th Asia CEO Awards last month. It is truly a commendable feat as entrepreneurs. So again, congratulations sa inyong dalawa at saka sa inyong team. In this time of a global pandemic, your company managed to stay afloat and even propelled itself to greater heights. As you adapted to digitalization and to modifying your business model, what you did in your company can be a template for business continuity planning. Your business operations likewise provided jobs and livelihood for our kababayans. So malaking tulong po sa ating bansa. So once again, congratulations, Jonathan and Carl. May you continue exceeding your entrepreneurial capacities and more power to JC. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Alright, guys, palakpakan naman natin ng ating mga boss. Grabe, no, DTI secretary po yun, yung nagsalita kanina. So, di ba pagka ang isang kumpanya, pag pinaghihinalaan natin na scam, saan natin chinecheck? Di ba sa DTI? Di ba sa SEC? Nakita niyo naman, DTI secretary, pinuri ang ating mga boss dahil sa award nilang nakuha and sinabi na i-continue nyo yung ginagawa nyo para makatulong sa mga tao na mabigyan ng pagkakakitaan. Doon pa lang, nasa tamang kumpanya ka na. Tama ba? Doon pa lang sa sinabi ni DTI secretary, nasa tamang kumpanya ka na. Okay? So ngayon, guys, pag-uusapan natin kung ano yung mga kumpanya na meron ng ating mga boss. Unang-una itong JC Worldwide Franchise. Ito po yung mga pagkain ng products natin dito. Alright? And meron din po tayong JC. Ito po yung health and wellness. And meron tayong TokTok. Ito po yung delivery service. May TokTok mall din po ito. Okay? And upcoming TokTok food, saka TokTok wallet. But even though, guys, ganito ah. Diba sabi ko kanina, ang mga namamayagpag na business ngayong panahon ng pandemic ay pagkain. Yan yung JC Worldwide. Pangkalusugan, yan po yung JC at delivery service, ayan yung TokTok. So nasa atin po lahat yung mga namamayagpag na negosyo kahit ngayong panahon ng pandemic. So isa-isahin po natin ha. Kung gusto nyong maging online franchise ng mga to, may mga options po tayo. Iyon po yung ibabahagi ko sa inyo ngayon. Option number one, food franchise. So ito po yun. Ang JC Worldwide Franchise, guys, is na-establish yan nung since 2006. O, ilang years na ngayon, di ba? And then, ang may food court po yung mga tinatayo natin noon. Meron tayong Showmaking, Sergeant Sisig, Shop of the King, Noodle House, saka Potato King. Okay, 30 million pieces of Showmay monthly and 7 million pieces of Shopo monthly ang ginagawa ng ating kumpanya. Sinusupply niya po sa mga branches natin sa Pilipinas. And meron po tayong sariling manufacturing site. Tapos, meron po tayong filling machine
Meron din tayong Shopo machine, Shomai machine, Sauce line. Na kung napapansin niyo sa mga pictures na pinapakita ko, puro lahat makina 'yan. Okay, bakit? Kasi para consistent yung lasa ng ating mga produkto, kaya makina po yung mga gamit natin. Hindi mano-mano. Kaya kung titikman niyo, walang masyadong maalat. Bakit? Kasi hindi siya na tuluan ng pawis. Tama. Ayan. And ang potential income naman kapag ka meron kang food cart is 30,000 per month. Okay? So, ano yung mga kasama sa food cart? Lahat na po yan. Lahat ng utensils, may uniform na po dyan. Lahat-lahat na. At ang bayad po ng franchise fee ng isang food cart natin, for example, itong Xiaomi King is 288,888. Medyo malaki, tama. Medyo malaki. Pero, marami pong nagpa-franchise yan noon nung wala pang pandemic. Actually, dito sa amin, may mga nakikita rin po akong Xiaomi King food cart franchise. Okay? Ang kagandahan yan, guys, noong nag-pandemic na, mga food cart nagsara. Bakit? Eh, di ba bawal? Ngayon, itong mga boss natin, para hindi mawalan ng pagkakitaan ang mga tao, at para mas matulungan pa yung mga iba pang tao na kumita sa pamamagitan ng food products, tinatagpo nila itong online franchise. For the JC Worldwide franchise. Bakit? Kasi pinagsama na lahat ng mga concept ng food cart natin, pinagsama na sa iisa at ginawang online franchisee. So magkakaroon ka na nito ng mga shop links mo, mayroon kang online store na nakapangalan sa'yo, and lahat ng mabebenta mo dun sa online store na yan is kikita ka. Okay? So yung dating 288,000 hindi na, naging 17,888 pesos na lang. Alam mo ba yung 288,000 dati na yan? Isang concept lang makuha mo. Kung Xiaomi King lang, 288,000. Hindi ka pwedeng magbenta ng noodle house, Xiaopao da King, hindi. Pero dahil sa ginawang online franchise na, lahat-lahat na yan, pwede mo nang ibenta yan. Palakpakan natin ng kumpanya. Ito po yung itsura ng inyong magiging online shop link. Okay, online store. Kumbaga yung kilala ng karamihan ay online store. So magkakaroon ka ng online store na nakatag sa pangalan mo. So isi-share mo lang siya sa online, sa social media, or kahit anong paraan para ma-share mo yung shop link mo. Pag in-open ng mga kaibigan mo yon, bibili sila online. Kapag bumili sila online, may kikitain ka doon. So, inilagay na po lahat yan, yung Xiaomi King, Xiaopao da King, Potato King, Burger Factory, Noodle House, Mang Box, saka Boy Bondat. Lahat na po yan, nakalagay na po sa inyong online store. So, pwedeng bilhin nung inyong kakilala lahat ng mga products na yan. Okay? Ano? Madali lang lahat to i-prepare with Xiaomi King's easy cooking instructions. Pero alam nyo ba na mas madaling kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang? Dahil iba na ang panahon ngayon, dapat ready na rin tayo sa new normal na kitaan. Tara! Gawin na natin pera yung cravings mo. Alam nyo ba na may pera sa Xiaomi? At pwede kayong kumita na hanggang 60,000 pesos sa loob ng isang buwan na nasa bahay ka lang? Whether you need extra income, an alternative income, or simply a source of income sa panahon ngayon, something for your online shopping add to cart needs. Well, this is for you. Established 14 years ago, Xiaomi King has gained the reputation as one of the fastest growing and highly competitive food cart franchise brand in the franchise industry. With more than 1,000 food cart outlets nationwide, Xiaomi King continues to dominate the industry by serving more and more Filipinos and satisfy their Xiaomi craving needs. Since the early part of 2020, Xiaomi King became the first food cart franchise brand to transition into the online franchise platform, offering to the public its own unique brand of online franchising that enables franchisees to earn at the comfort and safety of their homes. How does it work? Simple lang. First, you have to be a Xiaomi King online franchisee. Once online franchisee ka na, magkakaroon ka na ng sarili mong shop link na kung saan doon makikita ng mga friends, relatives, and mga customers mo yung mga nakakagutom at masasarap na produkto ng Xiaomi King na ino-offer mo online. Paano ka kikita? Simple lang!
You just need to post and share your Shomai King shop link sa mga social media pages at kapag may nag-o-order, doon kakikita. Si Shomai King na rin ang bahala mag-process ng mga orders ng customers mo, mag-book ng mga deliveries, at mag-process ng commissions mo. Lahat online. Hindi mo kailangan tutukan, hindi mo kailangan bantayan. Start agad at pwedeng kumita agad. Pwede kang kumita na hanggang 60,000 pesos sa loob ng isang buwan. Ay, nasa bahay ka lang. Panalo, di ba? So, how do you become a Shomai King online franchisee? Dati, para maging isang Shomai King food cart franchisee ka, kailangan mo ng capital lang 288,888. Pero dahil promo at limited slots lang itong offer na ito, maaari ka nang maging isang Shomai King online franchisee for only 17,888. Hindi mo kailangan maghanap ng pwesto, hindi mo rin kailangan magbayad ng renta, hindi mo kailangan magpasweldo ng tao, hindi mo kailangan tutukan, hindi mo kailangan ng malaking storage area, and most importantly, wala kang sakit sa ulo. Kaya tara na! Kausapin mo na yung tao na magpapakita sa'yo ng negosyong ito. Be a Shomai King online franchisee today at magkaroon ng opportunity kumita kahit nasa bahay lang. Alright, guys, palakpakan natin si Miss Ivana Alawi. Yan, di ba? Kasama po natin siya dito sa Shomai King. For sure, lahat kayo kilala niya siya, tama? So, ito po yung option 1 natin. Kung gusto niyo mag-franchise, pwede niyo pong i-avail itong food franchise promo, which is 17,888. Guys, limited promo lamang po ito, ha? Hindi natin alam kung baka next week wala na po ito. Kaya kung ako sa inyo, mag-franchise na po kayo habang meron pa po. Okay? Yan. And option 2 naman po tayo is meron po tayong health and wellness franchise. Okay? So, ito naman po yung company natin na JC. Ang pinopromote natin dito is health and wellness. Meron din po tayong beauty products. Saka meron din po tayong personal care. Okay? Marami po tayong offices. Dito sa Pilipinas, ang head office po natin is nasa Green Hills, sa San Juan. Meron din po tayo sa Cebu. Meron din po tayo sa Davao, and we have 57 business centers po sa buong Pilipinas. Alright, and maliban po dyan, meron din po tayong office sa Singapore, Taiwan, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, and Italy. Ganyan po kaganda yung negosyo natin. Worldwide po tayo merong office, okay, ng JC. And kasama rin po natin si Marian Rivera. Tingnan mo, no, itong negosyo mo, ang mga nagpro-promote, Ivana Alawi, si Marian Rivera. O, di ba, ang gandang negosyo to? Hindi siya pipitsugin, hindi siya kung simple-simple lang, di ba? Parang kung ito yung negosyo mo, angat ka, tama ba? Calvit C, panoorin natin to. Vegan acidic vitamin C that is made up of calcium ascorbate and sodium ascorbate. Tumutulong sa pagpapalakas ng immune system, lumalaban sa ubot-sipon, pinatitibay ang mga buto at ngipin, mayaman sa antioxidants at tumutulong na mapanatili ang healthy skin. Ang Calvit C ay mabilis na naaabsorb ng ating katawan. Ito ay gentle sa tiyan na pwede mong inumin kahit walang laman ang iyong tiyan. Dahil ito ay non-acidic at tumutulong din na palitan ang mga calcium na nawawala sa ating katawan. Ito po si Marian Rivera, kasama ang Calvit C, nag-iingat para sa mamamayan. Alright, guys, palapakan natin si Marian Rivera. At hindi lang yon, kasama rin natin si Piolo Pascual dito kasi siya rin po yung endorser ng ating essential products na Copper Mask. Ayan, palakpakan natin din, guys. Oh, hey guys! We all know that this pandemic has been a roller coaster ride and it has rapidly changed our lives. Luckily, I found a partner that makes me feel safe and keeps me stylish at the same time. Thank you. The first and original Copper Mask. Copper Mask is not only known for being fashionably stylish, but it can prevent viral transmission by means of blocking harmful droplets that may come in contact with you. With enclosed Copper Mask, you protect not only yourself, but the people around you, providing that extra level of confidence every time you step outside. It's made of copper film materials with infused copper strands that can be washed and reused daily. Let's take a look inside the box. Aside from the 10 enclosed filters and the copper mask film, it also has 4 seal stickers and 8 colored logo expression so you can personalize your mask.
To find out if you purchased the genuine article, every box comes with a validation card that you can check online or scan the QR code. As verified by leading research institutions from Korea, my new no-hole-enclosed copper mask can protect me against any harmful microorganisms every time I wear it. I feel really confident. Ready? Get your all-new enclosed copper mask now and stay safe with style. Stand out with Copper Mask, the mask of the stars. Guys, ganyang katindi yung business natin. Piolo Pascual, Ivana Alawi, Marian Rivera, oh, di ba? Eh, sino naman ito nakikita nyo sa screen? Okay, ito po yung may kinalaman naman sa health products natin. Ngayong lalo na ngayong pandemic, tama? Yung iba parang gustong itanong, sino naman yan? Di ba? Lalong-lalo na yung painting na mataba. Kasi po, ngayong pandemic, karamihan sa atin hindi lumalabas ng bahay, tama? Kaya aminin mo, nananaba ka din. Oh, di ba? So, ngayon, dahil sa wala tayong masyadong physical movement, eh, ang hilig-hilig pa natin kumain, kaya tumataba talaga tayo. So, kailangan natin ng mga products na makakatulong sa atin para hindi tayo maging mataba. Diba? Ay, sorry kung meron ako nasaktan yan, ha. Ganun talaga, diba? Ayan, so paano natin maiiwasan? Meron po tayong mga products na makakatulong sa atin para makapag-weight loss po tayo. Panoorin natin itong video nito. JC's 60-Day Weight Loss Program. At the end of the program, you will realize how achieving your ideal body weight has significantly improved the way you lived and the way you feel about yourself. The benefits of losing weight are definitely beyond the aesthetics. In 60 days, not only your body is rebuilt, it is reprogrammed for a better you. Bakit ang dami nag-PM sa akin? Sabi nila, aray ko. Yung iba nag-English pa. Ouch. Nasaktan sila sa sinabi kong nananaba sila. Nakakasakit ba yun? Well, anyway, bahala kayo dyan, di ba? Basta sa akin lang, meron po tayong 60-day weight loss program na makakatulong sa atin para hindi tayong tataba na kagaya ni Mona Lisa sa kanitor. Si Thor yung isa, di ba? So, yun guys. So, ito po yung 60-day program natin. Actually, hindi lamang po weight loss ang meron tayo. Meron din tayong cell detox program at saka immunity booster program. Okay, so pag-usapan natin kung ano itong mga ito. Ay, hindi, meron din pa pala tayong kind, or ito yung one of a kind beauty products na galing ng Korea. So magiging crystal clear. Parang yun, nabubulol akong bangyo niya. Crystal clear, yun pala. Kasi sinunda kasi ng clear eh. Crystal clear. Ayun. Buti na lang, na-pronounce ko ng maayos. Palakpakan nyo nga ako. So, ito po yung option to natin. Okay? Pwede kang mamili 60-day self-detox program, pwede ring 60-day weight loss program, pwede ring 60-day immunity booster program, booster program, at saka kind intentions. Ito po yung Korean beauty products natin. Okay? So, pila ka lamang po kung alin dyan yung gusto mo. And may makukuha kang mga products na up to 20,000 pesos na worth of products. Yun po yung kalakip dito sa mga programa na ito. Ito po yung iti-take mo habang ginagawa mo itong mga program na ito. At saka siyempre yung beauty products natin, more than 20,000 din po ang worth niyan kapag ka nag-avail ka. Alright? So, yan. Ito pala guys yung ano natin, cell detox natin. 20,960 ang worth ng products niya. Ito naman yung weight loss natin, 23,420 ang worth ng products niya. And immunity booster naman natin is 20,120 at saka yung kind products natin is 20,900. Pero ang good news ko sa inyo, hindi po yung 20,000 na mababayaran nyo pag nag-avail kayo nito. How much? 17,888 pesos lamang po. So, ganun po. No? Panalo ka na. Bakit? 1788 binitawan mo, ang nakuha mong products is more than 20,000. And, of course, kung cell detox ang kinuha mo, madidetox yung katawan mo. Kung immunity booster, mabuboost yung immunity mo. At saka, kung weight loss, lalo na yung mga nanonood dito na medyo bigatin na, di ba? Yan. So, papayat ka na,
maliit pa yung binayaran mo. Okay? Ayan. At saka syempre, yung mga gusto magkaroon ng crystal clear, ito naman, crystal clear na skin, di ba? So, pwede yung pong kunin itong Kind Skincare Package. Alright? So, ito naman pong option 3 natin is itong delivery service business. Alright? So, ano naman to? Ito po yung Tok-Tok. Kauna-unahan na pinakabagon dito sa Pilipinas na pag-aari ng mga Pilipino. Okay, ito yung Tok-Tok Delivery Service. So, mayroon pong tatlong pamamaraan para kikita ka dito. Unang-una, kikita ka ng 3% bilang online franchisee. Pangalawa naman is 7% bilang Tok-Tok operator at 80% naman bilang rider. Kung tatanong mo sa akin, pwede mo bang kitain lahat-lahat yan? Yes. Kasi the moment na nag-avail ka ng online franchise ng Tok-Tok, isa ka ng online franchisee. Tapos kapag ka nag-training ka bilang operator at nag-hire ka ng mga riders mo, isa ka ng operator. E may motor ka pa, gusto mong maging rider, pwede ka rin maging rider. So tatlo, kikita ka ng 3%, 7%, saka 80%. So halos nasa iyo na ang lahat. Tama ba? Yan. So, okay. Paano naman ito? Yan. Ang original franchise fee po nito is 58,888. And qualified ka pong mag-hire ng 25 na riders. Alright, take note guys, 25 riders ang pwede mong i-hire. E paano kung gusto mo ng 100 riders? Po, pwede lang din naman po, pero mas mahal yung package na yon. Alright? Yan. Kasi tatlong account ang kukunin mo para ma-qualify ka sa 100 na riders. So, yun po yung tinatawag natin na hybrid packages. Okay? So, guys, itong 58,888, ginawang promo ngayon dahil gusto makatulong ng ating mga boss, ginawa lang na 17,888 pesos. O, diba? Napakamurang halaga na yan kung mag-i-start ka ng isang delivery service. Diba? Wala ka nang iintindihin. Hindi ka na magtatayo ng opisina, hindi ka maghahal ng mga IT, hindi ka na... Ang daming kuskus balungos pagka nag-open ka ng isang negosyo. Eto, i-franchise mo na lang, 17,888, one-time payment, then, yun. Pwedeng-pwede ka nang mag-operate gamit ang Tok-Tok system. Okay? Yan. And next pa, guys, ito po yung package po natin. 3-in-1 siya. Bakit ginawang 3-in-1? Bakit sinabing 3-in-1? Meron po tayong Tok-Tok Food, which is launching this month, or I think this month. Okay, malalas na po itong Tok-Tok Food natin. Tok-Tok Mall natin, existing na po siya. Ito po yung meron kang online store, kagaya ng Lazada saka Shopee. Meron ka pong personalized link na nakatagpo sa pangalan mo. So, ipromote mo lamang po yun online. Tapos, pag may mga bumili ng mga products dun sa Tok-Tok Mall, meron ka pong kitang up to 3.5%. Okay? Si company na ang magko-collect ng order, si company na rin ang magde-deliver sa customer mo, and makukuha mo na lang yung commission mo every Tuesday. Okay? So, meron din po tayong Tok-Tok Delivery Service. Ito po yung pangatlo. Kaya po, tinawag na 3-in-1. Itong delivery service naman, yung magiging online franchisee ka, yung sinabi ko kanina, tatlong pamaramaraan para kumita. Alright? So, malinaw po ha. So, ito po yung mga pagpipilian nyo kung gusto nyo mag-avail ng online franchise. Meron tayong food franchise, meron tayong essential health and beauty na franchise program. Ito po yung 60-day weight loss. Ito po yung 60 days cell detox program, 60 days, immunity booster, at saka yung kind intention package. And, option number 3, ito naman po yung Tok-Tok 3-in-1 online business. Alright, so, paano ba kikita using your shop links or yung tinatawag na retailing? So, ganito po siya. Napakasimple lang gagawin mo. Mag-post ka lang sa Facebook mo, which is ang alam ko po, lahat kayo marunong mag-post sa Facebook. Tama ba? Meron ba dito hindi marunong mag-post sa Facebook? I don't think so. Yung iba nga, kahit away ng kapitbahay, pinupost sa Facebook. Eh. Diba? Ngayon, pag may nakialam sa post mo na tungkol sa away ng kapitbahay mo, kikita ka ba? Diba hindi? Diba? Yung iba nga kung anong-anong pinupost eh. Kumain ng masarap, pinos. Yung iba naglaway, kumita ka? Hindi. Diba? Naglaway yung kaibigan mo, bumili siya dun sa binilhan mo din, may kita ka? Wala. Tama, itong business natin, pag online franchisee ka ng food products, ito masarap. Nasarapan ka sa kinain mong siomay. Pinicturan mo ngayon, pinos mo, sabi mo, enjoy your siomay king favorite safely at the comfort of your home, like me. O, diba? Tapos ilagay mo dyan, if you want to order, click this link. O,
Okay, ilagay mo dyan, get your order delivered for free at www.showmaking.ph/order now/ yung franchise ID number mo. Kasi kapag ka nag-avail ka ng franchise, magkakaroon ka ng franchise ID number. Ilagay mo lang dyan yung franchise ID number. Kagaya niyan, no? Yan, nakalagay yan. Post ko yan sa Facebook. Nilagay ko yung franchise ID number ko dyan. Ngayon, yung mga kaibigan ko sa Facebook, pag i-click yan, ito mangyayari. Ito magpapakita sa cellphone nila. Welcome to Albert Unciano's Shoplink. O diba? Parang ako yung may-ari ng website na yan, ng online store yan. Parang ako yung may-ari. O diba, diba nakaka-proud? Tama, nakita yung pangalan ko. Ngayon, o-order siya ngayon dyan. Lalong-lalo na ako, medyo matakaw. Tak, 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 add to cart. Tapos nagbayad siya. Ngayon, nung nagbayad na siya, nakuha ni company yung order niya, pinasas ngayon ni company. Okay? Yan, pinasas ni company. Tapos, nag-book ng delivery si company, dineliver ni company. Ayun, pagdating na Martes, ibibigay na ni company sa akin yung commission ko. Ganun po kaganda. Anong ginawa ko? Nag-post lang ako sa aking Facebook account. Ganyan lang po kadali itong business natin. Magkano naman kikitain ko? 10 to 15%. O what if bumili siya ng 1,000? O di meron akong 150 pesos. Anong ginawa ko? Pinost ko lang yung kinain ko at nilagay ko yung shop link ko sa aking post sa Facebook. Tama? Tanong, kaya niyo ba mag-post sa Facebook niyo? Of course, yes. So, ganun din naman pala, edi mag-franchise ka na. Tama ba? Hindi lang yan. Meron din tayong mga health and beauty products. Ito po yung sa JC naman. So, anong gagawin mo? Yan. Mag-post ka lang. Ito, medyo panakot tong post ko dito eh. Kalawat kanan ang may trangkaso, ubo at sipon ngayon. Kaysa umabot tayo sa pag-inom ng gamot na pahirapan ng bilhin ngayon, simulan na nating uminom ng Calvit C, proven and tested panlaban sa virus at flu. O medyo nanakot pa ako, 'di ba? Siyempre yung iba, ay oo nga no, ala baka ako sibunin din, baka ako ubuin din. Makabili nga ng Calvit C. Ngayon, sinabi ko ba diyan, oh, organic, pwede sa acidic. Acidic ako, okay lang pala. Pwede itik kahit walang laman ng tiyan. Aba, ayos to ah. Oh, at affordable. 'Di ba? Yung importante, affordable, pangmasa. Tas nilagay ko diyan, shop here, tinuro ko pa. Clinic nung mga friend ko sa Facebook yung jcshop.ph/00305680. Pag-click, boom, anong lumabas? Pangalan ko na naman. Hello, welcome to Albert Unciano Shoplink. Diba, bakit nilagay ko yung franchise ID ko dyan eh? Kung ikaw nanonood ngayon, ang nilagay mo franchise ID mo kasi nag-franchise ka, eh lalabas din yung pangalan mo. For example, Angela Marie Reyes. O diba? For example, Charlita. For example, Rio Sarmiento. O diba? Ganyan lalabas. Tapos, bibili ngayon yung kaibigan mo dyan. Add to cart. Calvit C, 735 lang. Mas mahal pa yung ibang brand na dito ah. 100 pieces to, Calvit C, 735. Pwede na. Nag-add to cart siya. Binilhan niya, pati kapitbahay niya. Ang dami niyang binili. Ngayon, na-receive ni company yung order niya. Magkano kikitain ko dyan? Kikita ako ng hanggang 30%. Depende po sa mga products natin. Iba-iba kaya nakalagay dyan na up to 30%. Okay? Itong Calvit C, pag-usapan natin, 735 per box, 100 capsule, guys. Ang DP niyan or distributor's price is 476 lang. Kung ako bibili, dahil distributor ako, dahil franchisee ako, 476 lang. Tama, ang isang box. Ngayon, pag may bumili yung kaibigan ko sa shoplink ko, 735 ang binayaran niya, yung 259 na difference nung SRP at DP ibibigay sa akin ni company. Di ba ang ganda? Sinong nag-process ng order? Si company. Sinong nag-process, nag-deliver sa customer? Si company. Anong ginawa ko? Nag-post lang. So, ganun kaganda guys yung negosyo natin. Kaya itong business natin, you post, sabi ni company, we deliver, you earn. O, diba? Ngayon, tanong, marunong ka bang mag-post sa Facebook? Sabi nung iba, eh, hindi ako marunong mag-isip kung ano ipopost ko. Huwag ka mag-alala. Bakit? Yung pinost ko na yan, kinopya ko lang yan. O, marunong ka bang mag-copy? Copy-paste. Kung hindi, edi tuturuan ka namin. Tama? Ganong kaganda itong negosyo natin. Kaya iniisip mo lang iba, mahirap. Hindi! Mas mahirap kaya walang pera palagi. Tama ba? Madali lang itong negosyo natin. Basta marunong ka mag-Facebook, kayang-kaya mong gawin ito. Okay? So, next tayo. Hindi lang yan. Itong negosyo na to, alam mo ba kung bakit
Alam mo ba kung bakit ka in-invite dito? Para ma-share din sa iyo 'tong negosyo na 'to, para kikita ka rin. Dahil hindi lang yung pagbebenta natin online ang pwede mong pagkakitaan. Okay, marami pa. Meron tayong referral commission dito kasi itong kumpanya natin, the more na tumutulong ko sa iba, pinagpapala ka. Okay? Nag-franchise ka na. Ngayon, pinost mo yung mga products mo online, mga shop links mo online. Sabi ng mga kaibigan mo, buti pa si Carlo kumikita. Buti pa si Franz kumikita. Buti pa si Glory kumikita. Meron siyang online business. Ano kaya gagawin ko para magaya ako sa kanya? Pag may mga kaibigan kang ganun, pwede mo silang i-refer para makapag-avail din sila ng online franchise. And sa tuwing may mare-refer ka na isa, bibigyan ka ni company ng 1,000 pesos. Tingnan mo ha, ni-refer mo, paano ba mag-refer? Di ba may Zoom link na sinend sa'yo? Yung Zoom link na yon sinesend po namin sa group chat ng mga members yan, ng mga online franchises. So yun lang yung i-forward mo dun sa kaibigan mong gusto rin magnegosyo. Ngayon, kapag na-forward mo na, papasok siya ngayon sa Zoom. May pogi magpapaliwanag ng negosyo. Ikaw naman, sasahan-mahan mo lang. Sino nagpapaliwanag? Ikaw ba? Di ba hindi? Sino? E di yung poging nagpapaliwanag ng negosyo. Tama ba? Ngayon, hindi ka mapapagod. Sinong mapapagod? E di yung poging nagpapaliwanag ng negosyo. Pero hindi kung binabanggit yung poging nagpapaliwanag ng negosyo. Nahahalata nyo ba? Ayan. So, ngayon, yung kaibigan mo nagandaan sa negosyo, nag-join. Sabi niya, mag-avail ako ng franchise. Nagbayad ngayon, 17,888. E di may kita kang 1,000 pesos. Okay? Kikita ka ng 1,000 pesos. Eh, paano kung ibang package ang kinuha niya? Ako kasi JC kinuha ko, siya kumuha ng JC. O di may 1,000 ka pa rin. Eh, paano kung ang kinuha niya is Show My King, may 1,000 ka pa rin. Eh, paano ang kinuha niya ay Tok Tok, may 1,000 ka pa rin. Ganyang kaganda itong negosyo natin. Ganyang kageneros itong mga may-ari ng company. Kasi sa tuwing nakaka-refer ka ng kukuha ng franchise, ng online franchise, binabayaran ka ni kumpanya. Binabayaran ka dahil mabuti kang tao, dahil sinir mo itong negosyo, para yung mga kaibigan mo, kakilala mo, kikita rin kagaya mo, yung hindi mo sinusolo, yung grasya. Tama? Yun. Ganun kaganda itong business natin. Alright? Kung, paano kung meron kang 10 referrals? Meron kang 10 kaibigan, kakumare, kaklase, di ba? Mga pinsan mo, eh di meron kang 10 times 1,000. Di meron kang 10,000 income. Tama, ang laki niyan. Di ba? Tumulong ka na, kumita ka pa. Ito yung malupit ngayon. Huwag kang kukurap kasi may sasabihin ako sa inyo, napakaganda. Ano yun? Meron tayong promo ngayon. Meron tayong promo. Anong promo yan? Yung 1,000 pesos ginawa ng kumpanya dahil sabi ng company na mga may-ari ng company natin, pandemic ngayon, tulungan natin mga tao, yung ibang part ng kita natin, ibigay na rin natin sa kanila, mga masisipag. Yung 1,000 na referral, gawin na nating 5,000. Guys, 5,000 bawat isang ma-refer mo. Nakatulong ka na, may 5,000 ka pa. Eh what if may 10 ang na-refer? Eh di meron kang 50,000 pesos. Ako nalang magpalakpak para mas feel ko yung ako nagpapalakpak. Di ba? Saan mo pupulutin yung 50,000 pesos sa kalsada? Sa lansangan, meron ba? Wala. Di ba? Dito sa business natin, nakikitang nagne-negosyo ka, ginaya ka, kumita ka pa, nakatulong ka pa. Tama? Ganyang aganda yung negosyo natin, guys. Kaya nakikita nyo naman, energetic kami lagi-lagi, masaya kami lagi dito kasi ganito yung nangyayari sa amin. Okay? Hindi lang po nagtatapos yan, meron din po tayong referral match income. Okay? Sabi nung iba, parang wrong spelling yung referral. Huwag mo nang intindihin yan, ang importante, itong income natin. Okay? For example, ikaw yan, may kapamilya ka, di ba? Nilagay mo sa left sales group mo, yung kay may kikitain kang 5,000 diyan, 'di ba? Sabi ko sa inyo pag may ma-refer kang isa may 5,000 ka. Tama? At yung company natin, yung referral match income, magkakaroon ka ng left sales group saka right sales group. So yung kapamilya mo nilagay mo sa left sales group mo, kumita ka ng 5,000. Eh yung kaibigan mo nilagay mo naman sa right sales group mo, may 5,000 ka, tama? So meron kang total 10,000 income. Okay? Direct referral pa lang 'yan. Ngayon, itong referral match income natin, ganito siya nag-work.
pag nakita ng system na merong isa sa left at merong kang isa sa right, guys, sasabihin niya sa'yo, congratulations, meron kang kitang 1.5. So, yung 1.5 na yan, ididadagdag natin dun sa 10,000 na kinita mo. Okay? Yan. Eh, what if yung kaibigan o yung kapamilya ko, meron din siya kapamilya at kaibigan na nag-avail ng online franchise? Don't worry. Bakit? Pwede ring ma-count yun sa iyong referral match income. Kapag kasi yung mga napasali mo dito, nagkaroon din sila ng referral, pasok din yun sa'yo. So, isa sa left, isa sa right, meron kang 1.5. Isa sa left, isa sa right, meron kang 1.5. Okay? E paano pag dumami na? O di isa sa left, isa sa right, 1.5. Kahit hindi ako nagpasok, yes, kahit sino nagpasok, basta nasa organization mo, nasa baba mo, pagka merong isa sa left, isa sa right, merong kang 1.5. Ganyan po kaganda yung system natin. Isa sa left, isa sa right, 1.5. What if may pumasok sa left, tapos sa right, wala pa? Tama? Ngayon, ikaw naman, merong kang kakilala na gustong ipasok. Diba, itong senaryo natin, dalawa lang yung pinasok mo, diba? Si kapamilya sa kasi kaibigan. Dalawa lang ba ang pwede mong ipasok? Eh, hindi naman. Kung mayroon ka pang gustong tulungan, o di po pwede pa. Ngayon, saan mo na siya ilalagay? Eh, isa lang yung left sales group mo, isa lang yung right sales group mo, wala ka namang center sales group. Eh, di pwede mong itulong sa mga taong nasa baba mo. For example, itong ano natin ngayon, pinapakita ko ngayon sa inyong screen, may sasali pa. Diba? Saan mo pa ilalagay? Pwede mong itulong kung saan mo gusto ilagay. For example, ito ilagay natin sa may bandang baba niyan. Ang tawag naman dyan is spillover. Okay? Ang kikita ng 5,000, syempre ikaw na nagpasok. Magkakaroon na naman ng pair kasi may nilagay ka sa right mo at may waiting siya sa left mo, pair na naman yan. Okay? So magkakaroon ka na ulit ng 1.5. At yung taong nilagyan mo pa ng spillover, nagkaroon siya ng pair, natulungan mo rin siya nagkaroon ng 1.5. O diba? Doble-doble talaga yung tulong na ibibigay natin dito sa negosyo natin na to. Okay? So paano kung dumami na yung tao? Pwede bang mangyari yun? Oo naman. Kagaya namin, dumami yung taon sa organization namin. Kaya kami rin ay dumami ng 1.5 namin. Ang daming 1.5 talaga. Ayoko tumigil. 1.5. Walang tigil yan eh. Hanggat may tumutulong na mga kaibigan, kakilala nila na mag-avail itong business na to, magkakaroon ka talaga ng 1.5. Kasi nakita ni system, isa sa left, isa sa right, 1.5. Isa sa left, isa sa right, 1.5. Isa sa left, isa sa right, 1.5. Okay? Teka, Albert, baka naman malugi yung kumpanya natin yan. Huwag ka mag-alala. Bakit? Kasi meron tayong safety net na tinatawag. Siyempre, kung matalino tayo, matalino rin ang kumpanya. Meron tayong maximum pairs per day, which is 10 pairs per day lang. That is equivalent to 15,000 pesos per day. 15,000 pesos per day. Ayaw mo, juicy ka pa. 15,000 kada araw, 105,000 per week at 450,000 per month sa isang account. Ayaw mo pa nun. Di ba ang ganda? Ganyan kaganda itong business natin, guys. Ganyan kaganda itong negosyo natin. May nakakahit ba ng 450 per month? Diyos ko, hindi lang yan. Bakit? Kasi yung ibang mga members natin, mga online franchisee natin, hindi lang iisang account ang kinuha. May kumuha ng 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaya kumikita sila ng milyon-milyon buwan-buwan. Grabe. Guys, milyon-milyon buwan-buwan. Kung marami kang account dito, mas malaki yung potential mong kikita. Ganyan aganda itong negosyo natin. Totoo ba yan? Oo, totoo. Ako nga, tinan mo, nabubuhay ako ng matiwasin. Nasa Pilipinas ako, wala akong trabaho. Ano sa tingin mo? Totoo? Siyempre! Diba? Ganito kaganda yung negosyo natin. Magdadalawang taon na akong walang trabaho dito sa Pilipinas. Ayan. Diba? Basta. Sobrang ganda. Hindi ko maipaliwanag. Grabe. Oh, team effort pala to, guys. Ha, ito. Kahit dalawa lang napasali mo or tatlo lang napasali mo, kapag ka yung mga tao napasali mo, tinulungan mo sila para tumulong din ng maraming tao, guys, yung income mo, dire-diretso yan. Team effort po yan. Hindi lang yung ikaw yung nagtatrabaho. Ito po, dito mo makakamit yung passive income. Kumikita ka kahit konti or kahit wala ka ng ginagawa. Alright? Yan. Smart people way ito. Okay? Leverage marketing way. Alright? So, ano yung susunod naman? Ito po yung one-leg income. Ganito naman, guys, ha? Huwag kayong kukurap. Ganito naman yan. Okay? For example, di ba ikaw yan, may left and right ka. Ngayon, sabi nung iba, eh,
Albert, what if isa lang naniwala sa akin? Sino? Yung nanay ko. Pwede? Pwede. Pwedeng isa lang maniwala sa'yo sa una. Diba? Lalong-lalo na kung wala ka pang resulta, bibihira tao naniniwala sa mga ganitong klase ng negosyo. Kaya, ayun, mahirap pa rin sila hanggang ngayon. Diba? Pero yung mga naniniwala, eh sila yung kumikita. Eh what if isa lang talaga naniniwala sa'yo? Ang sad naman. Diba? Isa lang yung naging direct referral mo. Ngayon, yung direct referral mo na yan, eh masipag. Smart. Smart people siya. Smart people. Smart person. Diba? Ngayon, tumulong siya ng dalawang tao, nagpasok siya ng dalawang tao, left and right. Kikita siya, meron siyang 1-5. Yung dalawang tao pinasok niya, nakapagpasok niya ng tigda dalawa. So, kikita pa rin siya, 1-5. Left and right niya, 1-5. May left and right siya, 1-5. Ang dami niyang left and right, ang dami niyang 1-5. Eh, teka, di ba ikaw yung nagpasok dyan sa tao na yan? Di ba? Sabi ni company, kapag yung taong pinasok mo dito, nagsipag at nagkaroon siya ng 1-5 kasi meron siyang isa sa left, isa sa right, meron siyang 1-5, ikaw, bilang pasasalamat namin sa'yo na pinasok mo siya dito sa kumpanya natin, kada 1-5 niya, bibigyan ka namin ng 300 pesos. Isa lang pinasok mo, pag nag 1-5 yung pinasok mo, may 300 ka. Eh paano kung marami siyang 1-5? Eh di marami kang 300. May 1-5 siya, may 300 ka. May 1-5 siya ulit, may 300 ka. May 1-5 siya ulit, may 300 ka. May 1-5 siya, 300 ka. 1-5 siya, 300 ka. 1-5 siya, 300 ka. 1-5 siya, 300 ka. May katapusan, wala. 1-5 siya, 300 ka. 1-5 siya, 300 ka. 1-5 siya, 300 ka. Walang katapusan yan. Diba? Eh paano kung dalawa na pasok mo? Tapos yung isa, yung pangalawang pinasok mo, nag 1-5-1-5 din siya. 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5 siya. Sabi ng system, sino nagpasok niyan? Ikaw, di ba? O di lang, kada 1-5 niya, may 300 ka din. 1-5 niya, 300 mo. 1-5 niya, 300 mo. 1-5 niya, 300 mo. Di ba? Ang ganda. Di ba? E paano kung marami kang pinasok? E lahat ng pinasok mo, nagwa 1-5, ang daming 300. E left and right mo pa sila. E di mayroon ka 1-5-1-5-1-5-1-5 pa. Ganong kaganda itong negosyo natin. Ganong kaganda itong negosyo natin. Malulugi yung kumpanya? Hindi, kasi meron din tayong safety net. Okay, ang maximum natin per day, 3,000 lang. Okay, pero 3,000, biruin mo yan. 3,000 per day. That is 21,000 per week and 90,000 per month. Dinaig mo pa yung mga professional dito sa Pilipinas. Eh kung part-time mo lang to ginagawa, o di ang ganda, may sweldo ka na, may kita ka pa sa part-time mo, baka mas malaki pa yung kikitain mo dito sa part-time mo kaysa dyan sa sinasweldo mo ngayon. O umamin ka. Think about it. Pag nag-maximum ka 90,000 per month, baka mas malaki ito kaysa sinasweldo mo dyan ngayon. Diba? So, bakit hindi mo to gawin? Tama? Pwede bang isabay sa work yan? Of course naman! Kasi ako nagsimula ako dito, guys, sa negosyong ito, kasabay ng work ko, nasa Singapore ako that time. So, nakaya namin, ayan, si CJ Rivera, kung nakita mo, nagko-comment dyan, full-time yan sa kanyang trabaho sa Mall of Asia, pero nagagawa niya to at kumikita siya ng malaki kada linggo. Diba, top performer nga din yan ng kumpanya, kagaya ko eh. O diba, na-hit niya 1 million niya sa loob lang ng isang taon. Palakpakan nga natin yan si CJ. Grabe, grabe itong negosyo na to. Kaya kung anong nirarason mo sa sarili mo para hindi mo magawa to, huwag mong paniwalaan yung sarili mo. Bakit? Mali yun eh. Mali yung paniniwala mo na yan eh. Ang paniwalaan mo kung sino yung mga nakapag-experience na kumita dito sa negosyo na ito. Tinamot ang dami natin ngayon. Kung walang kumikita dito, bakit ang daming tao ngayon? Tama? Ako na lang yung patunay. Di ba? Check mo yung YouTube channel ko, Albert Unciano, makita mo yung story ng buhay ko. Totoo, wala akong trabaho ngayon. Magdadalawang taon na pero kumikita ako ng maganda dito sa business na pinapakita ko sa inyo. Okay? So, hindi lamang po yan. Oh, ang dami naman. Oo, ang dami talaga. Passive sales mas. From the word passive, wala ka nang ginagawa, kumikita ka. Bakit? Paano yan ganito? Diba? Ikaw to. Okay, for example, hindi ko sinasabing ikaw si Christine Barzola. Babaw, ha? Ayan, diba? For example, ikaw yan. May left sales group ka, may right sales group ka. Same thing na sinasabi kong left sales group saka right sales group. Ngayon, yung mga tao na yan, gagamit yan ng produkto ng kumpanya natin. Okay? Kagaya ng kape, napkin, sabon. Nakikita mo yung mga nando doon. Yan. Meron ako dyan. Napkin. Uy, hindi ako gumagamit ng napkin. Okay.
Lalaki ako. Yung misis ko yan, gumagamit yan. Pero nagbebenta rin si misis ko. May mga sabon din dyan. Ayan, sabon ginagamit ko kasi naliligo naman ako eh. Ikaw ba? Ayan. So may Kojic, may White, may Barley Capsule, may Barley Juice. Sa taas may Green Tea, may Omnifit, may Ashitaba Good Leaf na Capsule. Okay? So, mga kape nandyan sa likod ng Significant na yan. Okay? By the way, Significant yan yung team namin. Ako yung founder. Okay? So, habang gumagamit ng ganyan yung mga tao mo sa organization mo, may mga points yan. Habang bumibili sa malalaman, may mga points yan. Kapag yung mga points na yan, naipon, okay, naipon, lahat-lahat sila, mga nasa left sales group mo, right sales group mo, habang bumibili sila, naipon yung mga points nila, pag na-accumulate ng 100 points sa left at 100 points sa right, may kita kang 1,500 pesos. Anong ginawa mo? Wala. Bakit? Eh sila naman bumili. Ikaw ba nagbenta? Hindi. Sa office, anywhere sa buong mundo sila bibili ng office, counted pa rin yung binibili nila. May mga corresponding points yan. Pag naipon sa left 100, sa right 100, may 1.5 ka. O di ba ang gandang kitaan? Passive sales match ang tawag dyan kasi wala ka nang ginagawa, kumikita ka dito sa business na. Mapipigilan mo ba silang magkape? Mapipigilan mo ba silang maligo? Hindi. Mapipigilan mo ba silang gumamit ng K-pads? Ang ganda ng K-pads natin, may negative ion. Hindi. Mapipigilan mo ba silang uminom ng green tea? Hindi. Mapipigilan mo silang uminom ng barley juice? Hindi. Wala kang choice. Bakit? Pag umabot ng 100 points sa left, 100 points sa right, may 1.5 ka. Ganyan kaganda yung itong negosyo natin, guys. Ganyan kaganda. Alright? Oh, may sounds pa. Oh, di ba? Lakas ah. Nagulat ba kayo? Ako rin nagulat. Maximum of 10 pairs per day din po ito. 15 pairs, 15,000 per day, 100,000 per week, and 450,000 per month. Alright? Yan. So malinaw po yan guys ha. Ang potential income natin, ulitin ko, 15,000 per day, 105,000 per week, and 450,000 per month. Alright? Ngayon, eto tanong. Sabi nung mga nag-attend dito, yung tok-tok parang hindi masyadong in detail na present. Okay, ang good news ko sa inyo, meron po tayong ibang training na full presentation regarding naman sa tok-tok. Okay, kung nagmamadali ka, gusto mong malaman ngayon, meron po tayong recorded video, tanungin mo lang yung taong nag-invite sa'yo dito para isa niya sa'yo yung full presentation ng tok-tok. Yun, hinihimay-himay talaga about dun sa tok-tok. Kasi dito guys, present ko yung kabuuan ng business natin. Kaya hindi ko masyadong natalakay yung hinihimay-himay ng tok-tok kasi sobrang dami yung about doon. Okay? So pwede mong i-request yung taong nag-invite sa'yo dito para isin sa'yo yung video presentation na recorded ng tok-tok. Or pwede kang umatin, kailan ba? Every Tuesday pala yon, every Tuesday. Yung showmaking naman, meron din po tayo about sa food cart, about lahat-lahat about showmaking. That will be tomorrow naman, Huwebes po. Okay? Eh, pero meron din tayong mga recorded videos. Tama? Ayan. So, ito po yung kitaan pag one slot ka lang, 450,000 per month. Pero kung mas marami kang slot, o di times mo na lang. Kung 3 slot ko, di 450 times 3 slot. Yun po yung maximum income. Okay? So, ngayon, mamili ka na. Food franchise business ba gusto mo? Essential health and beauty ba gusto mo? Or tok-tok ba ang gusto mo? Yung tok-tok 3-in-1. So, pili ka na lang guys. Ayan. And tapos na po ako. Thank you and welcome to The Good Life. Ngayon, paano yung susunod? Gusto na gusto mo? Paano susunod? Kontakin mo yung taong nag-invite sa'yo dito sa business presentation na to para i-guide ka niya sa gagawin mo para makapag-avail ka na. Ang gagawin mo lang naman yan is bigay mo yung details mo sa kanya. Tapos, tanungin ka niya anong payment ang gusto mo. Pwedeng nagtitiwala ka sa kanya, siya mag-process. Pwede ka rin magbayad sa company directly, online via PayPanda, online banking, credit card, debit card, GCash, mga ganyan, over-the-counter. Basta siya na yung mag-guide sa'yo regarding sa mga susunod na gagawin mo. Ulitin ko ang pag-process ng inventory, si company, ang magbubook ng delivery, si company. Tapos si company na rin magpo-process ng commission mo. Every Tuesday makukuha mo yung commission mo. And guys, hindi lang nagtatapos po dito, may mga free online trainings po tayo dito, okay? After mong mag-avail ng online franchise, meron po tayong mga separate trainings para sa mga online franchisee natin para hindi ka mahirapan gawin itong negosyo. Okay, provided po lahat-lahat 'yan at free po, hindi po kami nagpapabayad. All right?
Mga marketing materials provided po, din po lahat-lahat yan. And one-time payment only. Okay? So maraming salamat. Once again, my name is Albert. Yan. Thank you so much. And ibabalik ko na po ang mikropono kay Sir Randy. Ayun. Grabe. Palakpakan nga po natin ulit yung ating grabing presenter for tonight, Sir GM Albert Onciano. Grabe, no? So, sobrang precise nung ating presentation and grabe. Sobra kung nakinig kayo at kung talagang nakafocus kayo dun sa presentation, might as well talagang magjo-join kayo and you have to start the business right away. So, sabi nga po ng ating presenter ni GM Albert, no? So, kung nagustuhan niyo po yung business, so kontakin niyo lang po yung nag-invite sa inyo dito sa ating business at simulan po natin ang napakagandang negosyo ngayong taon. Okay po? So, ayan. So much for that, no? So, before we end our session, no, may isa pa akong ipapakilala yung ating share for tonight, no? So, this time naman, konting kung ano bang nangyari sa kanya, yung journey niya, and ano ba yung mangyayari sa atin pag ginawa natin yung business, no? So, yung share natin ngayon, grabe. Konting pakilala, consistent top performer dito ng company, not only ng Singapore, but ng ating company. Right now, partida pa, OFW siya. Pinartidahan pa tayo, ha? OFW siya. Food hub owner din to. And car achiever, no? Millionaire Circle Club, Pambihira, no? So, eto, pag eto yung nagsalita, kailangan din natin talaga pakinggan, no? So, siya na po yung bahala magpakilala ulit, no, sa kanya. So, ang ating share for tonight, all the way from Singapore, no? Team founder po ng Team Achievers, no? So, again, milyong-milyong palakpak sa ating share for tonight, Coach Sheng Sheng Ramoran. Coach? Okay na. Yon. Yan! Yung pala, pinagpawisan tuloy ako. Yan. So, mag-share screen na po ako, ha? Saan na yung... Sige po, Coach. Nawala tuloy. Coach Sheng, may hawig ka pala kay Ivan, ha? Katabi ko, eh. Ah, diba? Si Giant Coach. Oopsie. Yan. Ayan, okay. Dyan ako kanina, no? Okay. Ako na lang tignan niya, wag si Ivana. Pinagbawisan ako. Ayan. So, kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, medyo madrama kasi kaya pinapatawa ko lang kayo. Pero actually, naranasan ko po lahat yan. Before po ako, actually, government employee po ako bago po ako nag-Singapore. So, 11 years po ako nag-work sa Solana Municipal Office. So, nasa Treasurer's Office po ako. So, nga lang, sad to say po, ako po isang battered wife. So, for 12 years po ako naranasan ko po maging battered wife. So, syempre, ang inaalala ko na lang yung mga anak ko and naranasan ko na rin. So, yung sama ng loob ko, naisipan ko na rin, nag-attempt magpakamatay. So, sabi ko, hindi ko talaga ano. So, inisip ko na lang yung mga anak ko kasi eto po, mahirap maging mahirap talaga. Isa itong sumpa sa ating, ay hindi naman yung, alam mo yung hindi mo piniling pinanganak ang mahirap eh. Pero ito yung sumpa na from generation to generation to generation. At kung pinanganak kang mahirap, hindi mo po yan kasalanan. Pero kapag mamamatay ka pong mahirap at yun po yung ipapamana mo sa mga anak mo at sa next generation mo, yun na po ay isang malaking kasalanan mo sa next generation mo. Kaya naman po dapat tayo ngayon nandito ka na sa presentation namin na ito, dapat ikaw na, dahil ang sabi ko ako na yung last at ako ang puputol sa kadenang kahirapan na yan na pinamana sa amin ng generation ko, at ayoko na pong ipamana yan sa mga anak ko dahil sa pagiging mahirap ko naranasan kong maging sikat. Sikat sa pamilya ko, sikat sa ibang tao. Bakit? Sikat ako na ako yung inuutusan. Alam niyo ba na dahil sa pagiging mahirap, na blame ko din yung mga magulang ko. Kasi bakit sa aming part, mother side, kami na lang yung pinakamahirap. Dalawa lang naman at tatlo lang naman kami magkakapit. Pero ganun talaga eh. Pero sabi ko, ayokong ipamana to sa mga anak ko. Ayan po yung mga anak ko na iniwan ko noon. Kung nakikita niyo po, maliliit pa po sila. Till 3 years old pa lang po yung kambal. Ganito po sila kalaki nung iniwan ko. So,
Would you imagine, guys, kaming mga OFW, yan yung mga iniwan ko noon. At nung mga bata pa sila, wala nga akong picture na kasama sila ng mga ganyan silang kalilit. Bakit? Kasi nandito ako sa ibang bansa. Nagtatrabaho para sa kanila. Kasi yung mga batang yan, binuhay ko silang mag-isa ko. Lima po sila. So sabi nga ni Kuya Lab, SPO 5 po ako. Single parent of 5. At ako lang po yung mag-isang tumataguin sa kanila. So ayan. So mahirap sa isang ina na yung ihatid ka ng mga anak mo sa airport. Kaya ayaw na ayaw ko. Actually, ayaw na ayaw kong inahatid nila ako. Hindi naman. Yung una, ayaw kong inahatid nila ako noon kasi wala akong pera. Wala silang pamasahe papunta sa... Ayan yung honest. Pero noon, na pinaranas ko din sa kanila. Pero mahirap pala. Kasi pag alis mo, hindi mo alam kung kailan ka ulit babalik. Alam mo yung ang mahirap pa sa aming mga OFW yan, yung makikita mo magpo-post sila na another Christmas without mama. Walang special days na kasama mo yung mga anak mo. Kagaya nga ni sabi na GM Albert kanina yung speaker natin. Kaming mga OFW, kilala lang namin yung mga anak namin sa pangalan. Pero along the way, hindi namin alam kung ano yung gusto na nila. Hindi namin alam kung paano sila manamit. Hindi namin alam kung ano yung favorite na nilang kainin. Nung bata pa sila, oo, nung unang uwi ko, alam ko. Ang favorite lang nila, pag pinagluto ko na ng spaghetti at chicken joy, alam ko na yun. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Kasi antagal ko nang wala sa feeling nila. Ayan. So, ayan po, diyan po nagsimula yung, ito po yung rason kung bakit nandito, isa sa mga rason. Kasi aside po dun sa kahirapan ko, syempre lima po yung mga anak ko noon. So hindi ko po kayang buhayin mag-isa, no? Yung sahod ko po dito sa Singapore, actually Singapore 2008 to 2010, nag-Hong Kong ako, nag-Macau ako, then bumalik ako dito. Kung nakikita nyo po, ganyan po yung buhay ko dito sa Singapore noon, way back 2015. Ayan, pagbalik ko po dito. Ayan, itong tatlo pong ito tinuturo ko, yan lang naman po yung hindi ko talaga makalimutan. Would you believe, guys, yung $10 na load dahil po ako po ay isang salary deduction po noon at kulang pa po yung sinasahod ko para sa limang anak. At saka syempre, lumalabas ako, kailangan kong may allowance. So $10 na load, hindi ko po mabayaran dahil po sa hirap ng buhay ko. Aba, bidang-bida ako sa Facebook. Ayan. So dahil po sa tatlong yan, nagpapasalamat din po ako dyan sa tatlong yan kasi sila po yung naging rason kung bakit po nandito ako sa JC. Ayan. Iyan po si GM Albert. Iyan po yung buhay namin noon. Ayan. Diyan po kami nag-start. So, dahil po dyan, sabi ko kailangan ko na ng another extra income kasi wala talaga eh. So, ayan po. Dahil po dyan, nandito po ako sa JC. Work hard for what you want because it won't come to you without a fight. You have to be strong and courageous and know that you can do anything you put your mind to. If somebody puts you down or criticizes you, you keep on believing yourself and turn into something positive. Yan po yung nilagay ko sa utak ko. Sabi ko, hindi habang buhay na nasa ilalim ako. Time will come, sila naman yung titingala sa akin. Time will come, sila naman yung mangungutang sa akin. Hindi ako yung laging nangungutang. And naniwala po ako dito sa company dahil nung narinig ko po itong company na to, sabi ko, lahat ng pangarap ko, lahat ng wala ako, nasabi nila kahit isang hollow block walang wala ako pero nagkaroon ako. Dito po ako nag-start. Noong February 28, 2015, umutang po ako, nag-decide na po ako, narinig ko kay GM to, sabi niya kasi libre dito ang bahay, libre dito ang sasakyan at lifetime yung negosyo. Sabi ko, why not na hindi ako uutang kahit salary deduction ako and napaka-bless ko dahil may dalawang taong nagpa-utang sa akin kahit po salary deduction ako, sabi ko may product naman. Ayan po yung mga product nun. Ayan. So 6 months ko pong tinaguan muna si GM Albert bago po nabayaran yung kalahati ng inutang ko. Pero, ayan po. Pero yun naman po, kung hindi po ako naglakas loob na umutang sa dalawang tao, wala po ako dito sa harapan nyo. Wala po ako ngayon nagsasalita. Ayan po yung diyan po nagsimula yung journey ko. At diyan po dati po tagapalakpak lang po ako noon. Pero sabi ni GM Albert, sabi niya isuot mo ito, magpicture ka, time will come. Sa susunod dapat ikaw naman yung pinapalakpakan at sa susunod ikaw naman yung aakyat sa stage. Ay grabe. Law of attraction, sabi ko, opo, opo. Kasi ang tawag ko sa kanya noon, up A. Opo, up A. Ako na po yung susunod dyan. And yan na po, nag-start na po. Nag-start po yung journey ko ng mid of 2018. Would you believe, guys, 2015 yes. Po ako nag-start. Pero 2018 ko lang po talaga trinabaho. Ayan. So,
consistent. Magmula po nung July 2018 hanggang ngayon po, kung makikita nyo, hanggang ngayon, tuloy-tuloy-tuloy po ako. Hanggang ngayon, December, nandyan po ako sa magic board na yan. Ayan, so hindi lang po sa Singapore, syempre nandyan din po. Ayan, so yun dito kasi consistency, guys. Yung mga iniwan ko, yung mga batang nakita nyo kanina, ito na po sila. Ayan po yung panganay ko, graduate na po. Ito po yung mga bunso ko. Ay, ito po, ito na po sila, lima. Ayan. So, napapakain ko na rin po sila kung saan nila gusto. Nakakapunta. Pag umuwi po ako, nakakapunta na po kung saan nila gusto. Sa pagod po or saan man po. Kasi naibibigay ko na dito dahil po dito sa company na to. Dati nun, pag umuwi ako, hanggang Jollibee McDo lang kami. Would you believe na ngayon, ako pa namimilit sa kanila kasi sabi na mang inasal na lang tayo para, alam nyo yun, di ba, dun sa mang inasal, di ba, unlimited rice, syempre, pa na yung mga lalaki, yung mga anak ko. Pero sabi ko, wag naman, pag wala ako, dun na lang kayo kumain. Pero pag ako kasama nyo, syempre, dun tayo sa may social kasi kaya na natin. Ayan. So, yes. Ayan na po yung bunso ko. So, senior high school, junior high school na po sila. As, ayan. So, mga iniwan kong bata, eto na sila, ang tataba nila, lalaki na. May kanya-kanya ng partner, Diyos ko. May apo na rin po ako, ayan, si Kayden. So, yung nasa harapan nyo po is lola na ngayon. Pero kamukha ako, mas maganda ako kay, mas, kay iba na ngayon. O, huwag kayong kukontra ako, nagsasalita. Ayan. So, nung 2018, no 2017, sabi ko, nung pag-uwi ko ng 2017, sabi ko, kailangan pag-uwi ko ng 2018, may bahay na ako. So 2017, kinuha ko na yung lupa. Kasi sabi ko, pag wala pang lupa, wala pang patatayuan yan. So kasi sa tuwing umuwi po ako, wala po kong bahay. Unang uwi ko sa kapatid ko, pangalawa sa pinsan ko, pangatlo sa tita ko. 2018, nag-start po yung bahay na yan. Yung sahod ng isang katulong na lima yung anak, magkano po yung sahod namin bilang isang katulong? Pinakamalaki na po yung 30. Nag-start po ako 24. Ayan. Nag-start po yan January 8. 2018, pinay-stop ko po siya ng March 28, 2018 kasi po uwi po ako ng 29. Nung tumayo po ako dito, kasi nandito po yung ano, napatulala talaga ako kasi hindi ko akalain na ganito kalaki yung bahay ko. Ay, doon yung kusina. Na kailangan, sabi nga po nila, kailangan po may megaphone. Kapag nasa kusina ka, tatawagan mo yung kakain dun sa may sala, hindi nila maririnig ang natindi kasi sigaw. Kasi po tong bahay na to, hindi ko ma-imagine na nakagastos po ako ng 1.4 million sa pagpapatayo ng bahay na yan. Isang katulong. Lima yung anak. Pero, nagawa ko to bakit? Kay JC po. Pinagsabay ko po yung, di ba, sabi ni GM kanina, pwede ka magbenta, pwede ka mag-recruit. Pinagsabay-sabay-sabay ko po yan. And ngayon po, ito po yung bahay ko. And syempre, kung noon po, eto, ganyan lang po, syempre may improvement. Ayan po yung may terrace na rin po siya. Ayan. And syempre, may garahe na, may nakagarahe na po dyan. Eto, may sasakyan na po. At tong garahe po na to, hindi lang po isa, kundi tatlo yung pwedeng magkasya ng sasakyan. Bakit? Kasi inattract ko na, kasi dito sa company, hindi lang isa, hindi lang dalawa yung pwede mong maging sasakyan. Nasa sayo na yun kung ilan yung gusto mo. Ayan. So, ayan po yung unang sasakyan ko. Inacquire ko po siya nung last 2019. Imagine niya, umuwi po ako April 2019. Umuwi po ulit ako May 2019. And syempre, nung December, umuwi ulit ako. Kung noon, bago ako uuwi, maghahanap, 3 months bago ako uuwi, maghahanap muna ako ng mauutangan ko para may pera akong uuwi. Pero dito kay JC, 3 beses ako umuwi sa isang taon, hindi ko inuutang yung pamasahe ko at hindi ko problema ko ano yung gagastusin sa Pilipinas. Bakit? Kay JC. Ayan, umuwi lang. Alam nyo yung day off ko, uuwi ka, magpa-flight ka. Friday night, nasa airport ka, darating ka Saturday. Nandito ka ulit ng madaling araw ng Monday. Ganun po yung nagawa sa akin ni JC. Yung hindi na po ako, kung parang, alam mo yung parang pumunta ka lang sa, yung day off mo, in-spend mo lang sa Pilipinas. Ganun po ang nangyari sa akin. At alam ko, mangyayari din po tayo sa inyo. At hindi lang po yan. Hindi lang po isang sasakyan, kundi pati po yung free food cart, nakuha ko rin po dito. Ayan. So, syempre, dahil po sa kasipagan ko at dahil po diyan sa pagiging consistent ko at kumikita na po tayo. Yung salon po na yan,
meron na rin po ako. At sa loob ng salon na yan, kung nakikita nyo po, ayan, Pudab Aurora Isabela, ako po yung isa sa kauna-unahang nagkaroon ng Food Hub sa buong JCW, JC Worldwide po, sa company po namin, natin. Ito, ako po yung isa sa kauna-unahang nagkaroon ng Aurora Food Hub. So, until ngayon po, nag-exist pa rin po yan. So, sa mga taga-malapit po sa place ko, ayan, pwede po kayo mag-PM sa akin. Pwedeng-pwede ka po namin i-assist doon kasi yung mga anak ko doon. So, syempre, sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi lang isa. Ito yung pangalawang car ko. Supposed to be, lalabas ko to noong 2020 pero nagka-COVID. So, nandyan pa rin yan. Okay? So, pangalawa na po ito. So, aside po dyan, na-acquire ko na yung pangalawang car, meron pa po akong another. Kasi dito, pwede ka, si company, babayaran din nila yung amortization mo. So, bali, dalawa na po yung sasakyan ko dito. And syempre, ayan. So, na-award na rin po tayo niyan bilang ambassador. Ambassador of the company, ibig sabihin, nasa Millionaire's Club ka na po. So, imagine nyo yung inutang ko na $550. Doon ako nag-start. Pero, magkano na yung kinita ko? More than a million na. May dalawang sasakyan. Nag-umpisa lang ako sa $550. May bahay, may sasakyan, may sariling negosyo, may food hub. Diyan din po yung mangyayari sa inyo. Ayan po. Ay, grabe! Syempre! Ayan, sabi nga namin kanina kung nakinig ka kay GM kanina, your network, your big network and network starts on you. Hindi po magsisimula sa amin, hindi po magsisimula kay GM Albert, hindi po magsisimula sa nag-invite sa'yo, kundi sa'yo, o in-invite ka, pero ikaw pa rin yung tra-trabaho sa'yo. Kasi kung ano yung gagawin mo dito, ganyan ang tingin ng tao sa'yo. Kasi dito, mag-iiwan ka ng legacy mo. Dito, maggagawa ka ng sarili mong pangalan. At yung sariling pangalan na yun, yun yung magpapasikat sa'yo. Would you believe, guys, na noon, walang-wala ako, alam mo, kapag mahirap ka, wala kang kwento sa mga tao. Walang-wala ka sa mga tao, i-ignorein ka. Pero nagkaroon ako ng bahay, nagkaroon ako ng sasakyan, nagkaroon ako ng negosyo, ang mga tao, tinitingala pati yung mga anak ko. Bakit? Kasi nga may pera na kami. Ganyan po yung epekto na ginawa sa akin ng JC. Kapag may pera ka, malaki yung, alam mo, yung tingin sa iyo ng mga tao, kung pwede nga lang, ano yun, ihahaplos na nila yung panyo. Yung ganun eh. Ayan. Actually, yung total earnings ko before is 1.8 million. Pero ngayon, umabot na ako ng 2 million. Why? Kasi po, eto po. Last week, ang kita ko po, dun sa first account ko, kung saan nag-start po ako, kung nakikita nyo po ito, 152,900. Ilang buwan nakita ko bilang OFW yan? Ilang buwan nakikitain ko yan bilang isang katulong dito? Siguro 2 months, 3 months? Hindi pala kasi 24. Kahit sabihin mo ng 30, 15, 5 months. So, di ba? Pero dito, napaka-imposible. Eto, tignan nyo yung weekly leadership commission ko. Ayan. So, hindi lang po yan, guys. So yan yung yung first account ko, so may second account pa na kumita. Kasi dito kay GM, sabi nga ni GM kanina, mas madami kang account, mas marami kang kita. At may ipapakita ko sa inyo, guys. So ito pa, yung third account ko, kumita rin siya ng 25,500. So all in all, yung kinita ko, so ito pa nakikita niyo, ito yung nakakakilig dito. Yung sabi ni GM kanina, kapag marami kang sponsor, at maraming kumita ng 1.5, may 300 ka, tama? So, eto yung patunay ngayon na marami talaga, napatunay talaga yung sinabi ni GM na pwedeng-pwede. Bakit? Would you believe, guys, sa 300 na kumita ng 1.5 yung mga inisponsor ko, kumita ako ng 17,400 sa kada 300 pesos lang kada isang 1.5 na mga napasali ko. So, mas marami ka palang napasali dito, mas maganda, di ba? So, total in all, yung kinita ko po, 204 sa isang account, 204, at saka syempre, may another account pa akong hindi nakalink, so another 23,700. So, pag... Ay, grabe! Kamahin mo po yan, hindi po kayang kitain ng isang buwan, kahit isang buwan ng isang OFW na katulong na kagaya ko. Pero posible pala dito sa JC, nagawa ko nga, so kayang-kaya mong kitain. So sabi nga dito, welcome to the good life. Start your journey,
So, ibig sabihin, welcome to JC. Congratulations on taking the first step towards better health and secure future. Kasi nga, nag-step, ito yung unang-unang step na gagawin mo. Kailangan mong mag-join. Kasi kung hindi ka mag-join, hindi mapapasayo to. Kasi kung may nauna, may susunod. Success isn't always about greatness. It's about consistency. Guys, consistency. Consistent hard work leads to success. Kapag yung consistency mo, di ba pag nagpapainit ka ng tubig, pag on and off yan, hindi yan tuloy-tuloy. Pero kapag tuloy-tuloy, kahit mahina yung apoy, mangyayari yung success mo. Yung gusto mo, mangyayari yan. Kasi buti na lang, pumesto na ako. Buti na lang, nag-JC ako. Bakit? Kung hindi ako nag-JC, malamang, nandyan pa rin ako. Kung sino-sino pa rin yung, alam mo yung uutang ako dito, babayad ko dito. Pero dito, guys, alam mo yung mas maganda na yung uutangin mo pang business mo. Mas maganda na yung uutang ka pero ilalagay mo sa napakagandang negosyo kasi dito sa negosyo natin nandito na lahat eh. Ano pa bang gagawin mo? Ano pa bang yung ano pa bang hahanapin mo dito? May delivery service ka na, may food, may health and wellness, may pampaganda. Lahat-lahat nga hindi naman ako ganito kaganda noon eh. Pero dahil sa pagkaganda, you know, ganito ako ngayon. Ayan. So syempre, the road to success is always under construction. Hindi po laging maganda. Sabi nga natin, hindi po laging Pasko. Pero nasa sa atin kung paano natin i-handle. Yan kasi mas maganda kung yung success mo, pinaghahirapan mo. Ayan, so kailangan mong paghirapan para yung success mo is, alam mo yun, yung proud na proud ka talaga. Your success and happiness lie on you. Lie on your hand, hindi po sa amin. Kasi yung kamay na yan, yung sa'yo nakasalalay yung next generation mo. Kung gagawin mo ngayon, malamang yung next generation mo, magiging, alam mo yung ipapamana mo sa kanila magandang buhay at yun, iingatan na nila dahil ayaw na din nilang maranasan yung naranasan mo kasi syempre isi-share mo yung kahirapan mo. And a strong woman is not the woman who doesn't cry. A strong woman is the one who cries and shed tears for a man who gets up for fight again. Kasi ganun po yung ginawa. Umiiyak ako, hindi po ako matatag lang po. Umiiyak ako, oo, pero tatayo ako ulit at sasabihin ko, kaya ko. Nakaya ko nga, nakaya nga ng iba. Yun yung lagi kong sinasabi, nakaya nga ng iba, bakit ako hindi ko kaya. Kaya naman nandito ako ngayon sa harapan nyo. And sana po, nagsilbing inspiration sa inyo para po mag-start na po ka ngayon kasi gawin nyo na ngayon na. Ang masasabi ko lang, magtiwala kayo sa proseso, magtiwala kayo sa nag-invite sa inyo, magtiwala kayo sa company, magtiwala kayo kay Boss Joe at kay Boss Kirk. Kasi ganito po yung ginawa namin, nagtiwala lang po kami sa sistema ngayon. Yung sistema na yan, yan po yung magpapabago ng buhay nyo at yan din po yung magpapayaman sa inyo. Dahil next, kayo din po yung nandito sa harapan, makikinig kami sa kwento nyo, sa journey nyo dito sa JC. And again, I'm Shirley Ramoran, tubong taga Isabela po, Ilocana po ako. And welcome to The Good Life po.